sa chismis, gago! Yung anak mo lang nagpapabarangay ng mga kasinungalingan! Mga walang hiya kayo! Galing nga! Pinalamon! Sasabihin di pinapakain! Gago ka! Galing nga! Galing nga! Kayo ang mga sinungaling! Mula nagsama tayo, kahit ano, ako ang pinapagapang mo para tumulong sa'yo, gago ka. Ang kapal ng mga mukha ng kapatid. Galing ah! Gago! Ang ina ka! Tapos sasabihin, di pinakain, di patay na yung mga anak mo sa ilang taon, gago ka. Galing ah! Mahal na mahal, mahal na mahal ko do ang mga anak mo kay walang nanay. Ultimo gatas, hindi nakabigay, bigas. Samantala ako ibang tao nagpapakamulong sa'yo. We! Papakain. Galing nga. Galing ka. Nakakahiya ka lang. Huwag mo nang ipagano yung sarili mo, gago. Di alam ng mga tao ginagawa ninyo sa akin. Galing nga. Katulad sa'yo. Ito, dito, sakim ka. Yung glin mo, tingnan mo. Huwag tuwa ka, binabaklas na yung bahay mo. Sunod yan, wala nang atip, wala nang dingding. Galing nga. Gago ka kay lahi yan ng demonyo kagaya sa inyo. Walang sinungaling ka kasi. Gago! Konsentidor ka sa mga anak mo. Gago. Kunyari ka, di ka lang makapag-mubuon. Kaya hindi ka na nagsimba-simba sa reliyon mo na kinikilala mo? Uy! Dahil napapahiya ka, may insulto ka lang. Huwag mong gamitin sabihin. Ang ina ka, kahit magtae ng, kahit maglindol ang mundo, babagyo o ulan, kikidlat, hindi ako magpapakasal sa'yo, gago. Yeah! Ang wala akong asawa na iba. Yeah! Ang ina mo ka, hindi kita kailangan sa buhay ko, gago. Ah! Kapal ng mukha mong hayop ka. Ganun. Yan yung anak mong nandyan, yung tawangis mo. Yung parehas din sa'yo, demonyo rin. Mga parehas naman yan eh. Wala namang malayo yan eh. Yan, mag, ano? Ang ina ka lang. Ayaw umalis dito sa bahay. Umapit na yung umapit dahil sa isang sakin dito sa Bahamang. Sa sobrang niyang pananakim, siya nanakim doon dito. Yung anak din niya nananakim doon sa bahay. Doon na. E tanong gawin yan, di maalis yan. Kaya nang pinaplano na yung bahay na yan, titirahan niya eh. Siya ang may-ari. Tawa ng tawa nga, pag nadimulis daw kuno, siya daw kuno may-ari. May bahay na daw kuno tayo, be. Pag nadimulis daw kuno, kaya tayo daw kuno nakatira dito. May ano daw kuno tayo na tira. Kaya nga sinasabi ko sa ano, pag ibinta. Lang ina ka. Ibinta yan! Tapos ngayon walang tirahan, pag oras mag-away, dito tatakbo? Dito mo titira yan? Wala ko pakialam ng mga ano yan. Papahin ko yan. Dito na dalhin ang mga gamit niyan? Kapal ang mukha mo. Sinong may bayad yan? Ang sabi ko, naintindihan mo, ilipat mo muna ang anak mo doon sa kabila kay pag nakahanap ng bayad, ayaw kong nandyan sila sa bungad. Dahil habang yung patungan mo dyan, sisirain yan niya. Wala akong pakialam doon kahit baklasin niya doon sa likuran, doon sa tinutulugan nila, wala akong pakialam doon siya magwala-wala. Kahit anuhin niya doon, wala akong pakialam. Kaya ang sabi ko, palipatin mo na. Palipatin mo na. Madingdingan man o hindi, palipatin mo. Palipatin mo na. Wala na akong pakialam. Siya na maglagay doon ng lagayan ng mga, ano, huwag mo nang ayusin, basta palipatin mo na. Paglipat na lang dingding yan doon. Wala na akong ano dyan, kung ano ang gagawin nilang dalawa. Baklasin yan doon sa likod. Hayaan mo niyang siya ang mag-ayos. Hindi yung sabihin mo, ano, hayaan mo kay, hindi hayaan kay bahay ko yan. O siya taga-sira, ito taga-ayos. Tuwang-tuwa yan siya, lagi niyang gagawin. Katulad ng ginagawa mo, kasi may taga-ayos eh. Pandayin mo na yan, yung mga ritaso dyan, eh, ano mo yan doon. Yung binigay niya dito na ano, yun ang idikit-dikit mo doon. Tapos ang usapan, huwag mong hanapin ang plywood na yung manipis yan. Pag minartilyo niya yan doon, butas-butas yan. Yan, maganda yan yung binigay niya, matibay-tibay pa. Pag inano niya yan doon, nirisbak niya doon sa likuran. Ma, di pa masyado mabilis, ma, ano.
gabi o ng National Board of Canvassers. Don, anuhin mo. Balik mo yan doon, pangakutin mo. Huwag ka na mag-aano, maghintay ng ano yan. Physical copy ng COC. Layo pa yan. Nilatag ito sa harap ng mga parties para inspeksyonin. Bukod sa Malabon, nakanvas na rin kagabi ang mga dahil itong bahay na ito, inaano ko lang, dahil nag-isip ako. Paliwanag ng COMELEC, dahil pag once na bilhin mo yan, na dito kayo magdidikit-dikit kasama mga anak mo. Patapos pang gugulo pa rin ang gagawin mo sa akin. Binta ko itong bahay na ito.